Ang mga ship launching ay isang kabang-abang na event para sa mga namamahala nito. Ngunit may mga pangyayari na kahit paplanado na ang lahat, hindi maiiwasan na magkaroon ng pagkakamali at mga hindi inaasahang pangyayari na maaaring magdulot ng trahedya. Mula sa pagtalsik ng mga delikadong debris hanggang sa pagtama sa isang tulay, ating pag-usapan ang 10 mga sablay na ship launching na nakuhanan ng kamera. Ngunit bago tayo magpatuloy ay siguraduhin mo nang mag-subscribe sa ating channel at i-click mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong upload na videos na ating pang-pag-usapan. Number 10, Ship Launch Goes Wrong. Isang video footage ang inupload sa social media noong 2013 kung saan isang barko ang ilo-launch sa Marinette Shipyard ng Wisconsin, USA. Ayon sa ilang comment sa video, ang taong kumukuha nito ay isang intern sa shipyard. Habang nilo-launch ang barko, maraming mga debris ang biglang lumipad papunta sa kumukuha ng video na sinundan pa ng malalakas na alon. Sa kabutihang palad, nagtamo lamang ng ilang galos ang intern, ngunit may isang tao naman na tinamaan na naging dahilan para mabali ang mga binti nito. Ayon sa investigasyon, habang ang barko ay pinapadulas sa water slider para igay dito sa tubig, hindi ito sumabay sa barko at dahil sa prosesong ito, ang deck equipments ay nabali at mabilis na dumausdos ang barko papunta sa tubig. Sa kabutihang palad, hindi naman nagkaroon ng pinsala ang barko at naging maayos pa rin na naibaba sa tubig. Number 9, Dangerous Ship Launch. Isang footage mula sa bagong US Coast Guard icebreaker ang nakuhanan nang ito ay inilaunch sa New Orleans noong 2015. Bagamat kung titignan ang video ay parang normal lamang ang lahat, ngunit nagdulot ito ng malakas na alon at may ilang mga tao dito ang napaliguan ng pinaghalong langis at tubig. Ngunit sa kasamaang palad, may iba naman na malapit dito na tinamaan ng mga kahoy at iba pang mga debris. Ang mga taong namamahala sa christening ng barko ay nagawa namang makaalis sa kanilang pwesto ngunit nalagay pa rin sa hindi kanais-nais na posisyon. Walang naitalang pagkamatay sa pangyayari ngunit 20 tao naman ang nagkaroon ng mga minor injuries. Number 8, Waterfront Mansion. Bagamat hindi ito inaasahan at hindi sinasadya, laking pagsisisi pa rin ng kapitan ng barko at ng mga crew nito nang tumama ito sa isang multi-million dollar na mansion. Taong 2018, ang Maltese bulk carrier vessel na Vita Spirit ay nagkaroon ng malfunction sa makina habang bumabiyahe sa abalang waterway sa Istanbul, Turkey. Ang malfunction ay naging sanhi para hindi gumana ang pagliko ng vessel kaya tuluyan itong nawalan ng kontrol at hindi nadala ng kapitan sa mas ligtas na lugar. Ito ay tumama sa makasaysayang mansyon na naitayo pa noong 18th century at ginamit para mag-host ng mga kasal o kaya ay concert. Sa kabutihang palad, walang nasaktan sa pangyayari at hindi rin naging banta ang insidente sa kalikasan sa kabila ng pagkasira ng barko. Ngunit, dahil naman sa malaking halaga ng pinsala ang nagawa nito sa mansyon, ang may-ari nito ay nagdemanda laban sa mga taong in charge sa maritime traffic. Sa isang footage naman mula sa dining area, makikita na nagtakbuhan ang mga staff ng mansyon pati ang mga guest nito nang makita nila na papalapit ang barko. Number 7, NYC Ferry Crash. Ang MV Andrew J. Barberi na pinapatakbo bilang bahagi ng Staten Island Ferry sa pagitan ng Manhattan at Staten Island sa New York ay nagkaroon ng dalawang nakakalungkot na insidente. Ang insidente noong 2003 ay kumitil sa buhay ng 11 tao habang 37 naman ang sugatan noong 2010. Ang banggaan noong 2003 na kinasangkutan ng ferry ay naganap matapos itong mawalan ng kontrol habang papalapit sa pier ng Staten Island. Ito ay tumama sa gilid ng pier habang sakay nito ang mahigit 6,000 na mga pasahero. Ayon sa imbestigasyon ng National Transportation Safety Board, ito ay maaaring sanhi nang dahil sa kapabayaan ng assistant pilot dahil sa paggamit ng inirisetang gamot para sa malalang sakit. Ito ay hindi na-report sa Coast Guard na required ng batas
At dahil dito, nabigo ang piloto na i-maintain ang command at i-control ang kanilang vessel. Sinabi din ng television news na ang assistant pilot ay hinimatay bago maganap ang insidente na inamin naman ito. Gayunpaman, tinukoy ng NTSB na ang side effect ng mga gamot na ininom nito ang pinakadahilan sa naganap na pangyayari. Number 6, Carnival Cruise Liners. Taong 2019, ang Carnival Glory at Carnival Legend cruise ship ay nasangkot sa banggaan sa daungan ng Cozumel, Mexico. Sa kabutihang palad, isang tao lamang ang nagkaroon ng minor injuries. Ayon sa investigasyon, ito ay maaaring nangyari dahil sa malakas na hangin na naging sanhi para tumama ang Carnival Glory sa nakadaong na Carnival Legends. Ang mga guests ay mabilis na inilikas mula sa dining room ng ikatlo at ikaapat na deck at nagawa ding mapaliit ang pinsala ng cruise ship. Hindi rin naapektuhan ng insidente ang itinerary ng dalawang cruise liners. Ayon sa ilang pasahero nito, ang banggaan ay hindi ganoong kasama kumpara sa tingin dahil para lang itong malakas na alon na nadaanan nila sa kanilang paglalakbay. Number 5, Santo Domingo Port. Ang Caidon Ferry na paparating na para dumaong galing sa San Juan at Puerto Rico nang nagkaroon ng hindi inaasahang pangyayari nang masangkot ito sa banggaan sa Santo Domingo Port sa Dominican Republic noong 2017. Ayon sa mga otoridad, isa sa mga moorings na nakasecured sa daungan ay nasira nito na naging dahilan para magkaroon ng malakas na impact. Ang ferry ay tumama sa ilang mga containers na nagdulot ng malaking damage sa daungan pati na sa infrastruktura ng perimeter gate. Ayon sa Port Authorities, wala namang nasaktan sa banggaan dahil mabilis nilang nakontrol ang sitwasyong ito. Ang operator owner at local Port Authorities ay nagsagawa naman agad ng investigasyon para malaman kung sino ang dapat managot at may pagkakamali sa pangyayaring ito. Sa kabutihang palad, hindi naman nagtamo ng matinding pinsala ang ferry kaya't nanatili pa rin itong nakatayo sa gilid ng daungan. Number 4, MSC Armonia Cruise Ship. Taong 2018, ang mga guests at mga lokal ay nabalot ng takot nang tumama ang MSC Armonia Cruise Ship sa sulok ng isang daungan. Ang vessel ay papasok sa port ng Roatan, Honduras noong April 11 nang hindi nito natansya ang tamang anggulo ng dadaungan. Sinimulan nitong kuhanan ng video ng mga nakasaksi at napansin na sa takbo ng barko, maaaring dumiretso pa ito sa isang istruktura. Sa kabutihang palad, nagtamo lamang ng maliit na pinsala ang barko at ligtas na nakababa ang lahat ng pasahero nito maging ang mga crew at hindi rin nagkaroon ng environmental impact. Matapos na mga ayusin ng maliit na sira, ang Honduran Port State Control Authorities ay pinayagan na muli itong bumiyahe para sa susunod nitong pupuntahan. Number 3, Rope Snaps During Launch. Ang mga barko ay isang malaking project na pinaghihirapang buuin kaya't nakakalungkot isipin na sa oras ng pag-launch nito ay magkakaroon ito ng damage. Ang Scott Explorer ay nakahanda ng i-launch sa lugar ng Hoogezand, Netherlands noong 2019. Lahat ng bagay ay maayos na naplano at maraming beses na rin itong nagawa ng mga empleyado kaya't ang inakala na magiging maayos ang lahat ay nauwi sa hindi inaasahang pangyayari. Sa araw ng pag-launch nito, nakahanda na ang lahat habang inaalis ang mga dapat alisin sa ilalim nito upang malagyan ng slider para maibaba sa tubig. Habang ang barko ay bumabagsak sa tubig, isa sa mga lubid nito ay naputol na naging dahilan para hindi makontrol ang vessel. Ito ay nagpagewang-gewang hanggang sa tumama sa quay wall na nagdulot ng ilang damage tulad ng gasgas sa mga gilid nito. Bagamat hindi ito ang ideal ending na kanilang inaasahan, maayos pa rin naman itong naibaba at ligtas na magagamit. Number 2, Ruben Lasker.
Taong 2012, isinagawa ang christening at pag-launch ng Ruben Lasker R228 sa Menominee River sa pagitan ng Northwestern Michigan at Northeastern Wisconsin. Ito ay may haba na 208 feet at binuo para sa National Oceanic and Atmospheric Administration o NOAA at pinangalanan ng sponsor nito na Ruben Lasker. Ang malaking vessel ay ginawa para makakuha ng impormasyon ng NOAA tungkol sa karagatan at mga isda upang masuportahan din ang mga mangingisda at ang mga coastal communities pagdating ng hinaharap. Ito ay may kumpletong navigation system, scientific sampling gear at oceanographic research equipment. Bagamat ang pag-launch nito ay hindi nagdulot ng malaking kapahamakan, laking takot pa rin ng mga namamahala nito nang ito ay bumagsak sa tubig ng nakatagilid. Inupload ang footage sa social media at naging viral matapos makita ang malakas na alon na nagawa ng vessel. Sa kabutihang palad, maayos pa rin naibaba ang barko at naidala sa San Diego, California na kanyang magiging home port. Number 1, Crashes into Bridge. Taong 2012, ang mamahaling cruise ship na Pearl No. 7 ay tumama sa Wenzhou Bridge sa lugar ng Zhejiang, China. Ang brand new cruise ship na ito na unang unpowered luxury vessel ay ginamit bilang floating hotel at kakalabas pa lamang ng shipyard bago naganap ang insidente. Ito ay may halagang $44 million o humigit kumulang 2.2 billion pesos na nasira lamang dahil sa isang pagkakamali. Ito ay may bigat na 8,600 tons, may lapad na 98 feet, haba na 518 feet at kayang magdala ng mahigit 1,000 pasahero. Ayon sa investigasyon, dahil sa pagtama ng 7-story ship na ito, nagkaroon ng malakas na pagyanig sa tulay at nasira din ang ibabaw na bahagi nito. Sa kabutihang palad, walang naitalang nasaktan sa pangyayari at hindi rin ito naapektuhan ang takbo ng trapiko. Maaring dahil sa taas nito na 108 feet, hindi natansya ng kapitan na maaari itong tumama sa dadaan ng tulay. Matapos maganap ang insidente, agad naman itong inalis mula sa Ujiang River upang ayusin ang mga nasira nitong parte at muli na lamang bumalik sa buwan ng Oktubre para sa panibagong paglalayag ng mamahaling barko. Mayroon ka din bang nalalaman na sablay na pag-launch ng mga barko? I-share mo lang ang iyong sagot sa ating comment section. Huwag kalimutang i-like ang ating video at mag-subscribe na rin sa ating channel. I-click mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong upload na videos na ating pang-pag-usapan. Maraming salamat!